Good morning, guys. Medyo na mingaw si Kuya Latigorong Adlawa. Kaya ginawa ko ay naglaro na lang ako ng chess. Panoorin natin, guys, yung laban ko sa isang Indonesian at ang isa ay ang laban ko sa isang Canadian. Guys, ang kalaban ko rito ay si DXB Young, Canadian citizen. At ang kanyang score ay 1,503. Yung score na 1,503 ay mataas na yan, guys. Ang sa akin naman ay 1,513. Medyo hindi po madali magkaroon ng ganyang score dito sa larong chess na ito, guys. Anyway, ito na yung aming opening. At tingnan natin, panoorin natin, guys. Yun, minove ko yung aking pawn sa gilid, sa right side, tapat ng rook, para hindi po makapunta yung kanyang bishop sa makatreaten, makacheck sa aking king. At yun, tinreaten ko yung kanyang bishop, at tinreaten niya rin ang aking bishop. Ang option ko rito ay kainin ang bishop niya, pero umatras ako. Kasi ang nasa isip ko rito, guys, ay yung pang-ending ko, malaki, maganda. Ito, guys, may option akong kainin yung bishop niya kasi pinatalon niya yung horse niya doon na wala namang pwede kong kainin. Pero inatras ko yung horse ko. So, may mali, ano? Dapat kinain ko na yung bishop niya. Tapos, alam ko yung horse niya, kakainin niya yung horse ko. Then, kakainin ko naman ng king yung kanyang horse. So, dalawa na yung lamang ko dapat sa kanya. Kaso lang, hindi ko maintindihan ano ang nasa isip nito. Kaya ang sa akin kasi in game yung binigay niya yung horse niya, so napaganda pa pala yung aking pag atras. Ngayon tinreaten niya yung aking rook, eh mayroon pala akong pawn doon na pwede kong pantakip at hindi niya pwedeng kainin dahil mayroon akong horse. So yan ang ginawa niya, guys. Ang option niya rito ay umatras. Yun, inatras niya yung kanyang bishop, pero dito ako nag-exhibition, guys. Total lamang naman ako sa kanya, binigay ko yung pawn, kinain niya, tapos yung pawn sa tabi ng queen ko, pinorward ko, para matreatin yung kanyang horse. At the same time, mabuksan, natreatin yung kanyang bishop, dun, yung kanyang rook doon sa dulo. So, ang option niya rito ay maglagay ng rook sa tabi ng kanyang queen para hindi ko makain yung kanyang horse. Pero yung kanyang rook, wala na talagang chance yan. Maaring takpan niya ng pawn para ang makain ko ay yung horse, pero queen ang kanyang nilagay. Pantakip, kaya kinain ko yung kanyang rook. Dito, guys, mali ako sa kinain pagkain ko ng rook na ito. Kasi matakpan niya ng pawn yung daanan ng aking queen, ay manatili na siya dyan. Ngayon, na-treaten yung aking rook dito. Na-check niya muna ako, tinabi ko sa gilid. Tapos, nag-boob siya ng kinain niya ng pawn niya yung pawn ko. Matitreaten ito, guys, kasi kung i-move niya yung pawn forward, matreaten yung horse ko at the same time, yung rook, dalawa. So, pag ganyan, may siguradong makakain na isa. So, ang ginawa ko, ay nakita ko itong aking horse, kailan maalis yung kanyang queen dyan, na hindi niya pwedeng ilagay sa kung saan man ka na makakain ko. So, hindi niya pwedeng ilagay sa... Ang option niya, pwede niya ilagay dito sa puti. Kasi may kapag kinain ko ng queen ko, kainin naman niya ng horse niya. Basta sa ngayon, yun ang option ko. Kailan maalis yung kanyang queen. So, yun na nga. Ang option niya rito ay mag-queen to queen kami, or i-atras niya muna. Yun. So, ginawa niya, umatras muna siya. Medyo matagal siya mag-move. Ito na, pagkakataon na, itong pawn na ito, ay problema ko ito. So, kailangan ko siyang kainin. Ayun, kinain ko na ng horse ko yung kanyang pawn. Ang option niya rito ay check ako. Yun. So, pag-check niya, may horse ako pantakip. Ngayon, may isang check pa siya natira sa akin, dyan sa ilalim. Pero, useless yung mga check niya na yan. At mababaon lang siya mamaya. Then, tatakpan ko lang ng horse ko yan. Yun. Nag-isip ako.
at kung paano ko pagkatapos ko matakpan ng horse, ano gagawin ko, kailan yung queen ko doon makalabas na yun. So hindi pa niya naisip yung aking queen doon na pwedeng maging useless, na hindi ko na magamit. So ayan, ang the best na move niya dito ay ang pun, takpan niya yung daanan ng aking queen para hindi makalabas. Kaso lang, hindi ata niya nakita. So nag ang horse niya, pinatalo niya, kaya kinain ko. Nagkamali siya doon. So, yan, lamang na naman ako dito. Kinain ko ng queen ko. Triritin niya yung aking queen. Pwede ko kainin ng bishop ko yan sa dulo. Ang option ko. Pero ang nasa isip ko niyan, lamang na ako sa kanya eh. So, queen to queen na tayo. Mamaya na lang kainan na yan. Importante yung aking posisyon ay maganda. So, wala na siyang option dyan, guys. Hindi na siya makaiwas pa dyan, kundi the best option, kainin yung queen ko. So, kinain ko rin ng horse yung kanyang queen. Tiniritin niya ng rook ang aking horse, kaya hindi niya nakita. Mali siya ng lagay. Kinain ng bishop ko yung kanyang pun. Kasi malaking bagay yun eh. Ngayon, yung horse ko naman, tiniritin niya. Pinatalon ko rito sa unahan. Eh, hindi na basta-basta kainin yan kasi may pun. Maliban lang kung yan, talagang kinain ng bishop niya, kinain ko rin ng pun ko. So, nilagay niya yung kanyang bishop sa horse ko para hindi makatalon, para malak. So, ang ginawa ko rito ay tiniritin ko yung kanyang rook. Malamang ilagay niya sa gilid. Tapos, kinain ng bishop niya yung aking horse, kinain ko rin yung kanyang bishop. Ngayon, tiniritin niya aking bishop, nilagay ko, nilalaro-laro ko kasi gusto ko ang bishop ko, may ilagay ko yan sa magandang lugar na safety. Yan. So, ang problema ko na lang dito, yung kailan itong isang rock ko magamit ko. So, tiniritin niya yung aking pun, tinabihan ko para hindi niya makain, nilalaro-laro ko. Ang plano ko nito, itago yung aking king. Yan, dyan. Sa gilid, safety na siya dyan. Bago ko pakilusin yung mga ibang pisa ko. So, kailan ang rock na yan, alisin niya dyan. Kasi kung hindi, baka ma-blunder siya. Yun. Pwede ko nang ilagay itong aking rock sa magandang pwesto. Kasi nakaanggulo yan sa bishop. Yung puti na po niya doon, pwede kong kainin. So, pinroteksyon na niya. At sa isip ko rito, kailan may kilos ko itong isang rock ko. Pero hindi may kilos dahil may bishop. So, move ko muna ang bishop. Ayan. Ang plano ko dyan, ilalagay ko sa likod ng pawn ko para ma-mobilize ko yung pawn ko, ma-move on, ma-move forward. Kasi kakainin kapag hindi ko, yan, nagpisa na siyang mag-move sa gilid, pisa na rin ako mag-move. So, ilalak niya ng kanyang pawn, pero kailan mailagay ko yung bishop ko kasi pwede ko pang i-move forward ang pawn, may support naman ako ng bishop and rook. Dito, nagkamali na naman siya, guys. Bakante yung kanyang pawn. Walang option kundi ang kanyang rook ay natreaten at the same time yung kanyang pawn. So siguradong makain ko ang isa rito, yung kanyang pawn. Gagawin niya yan ay maring i-atras o ilagay sa gilid o forward yan. Pero niya, kain ko yung kanyang pawn. At na-open check siya. Actually kanina guys, pwede kong kainin yung kanyang rook doon. Pero hindi ko ginawa. Ito naman guys, ang laban ko ay isang Indonesian. Kung kanyang score naman ay 1,502, ako ay 1,521. Tumaas na. So, yan ang aming opening. Kasi yung kalaban kong Indonesian guys ay nag-surrender na. So, ito naman. May bago akong kalaban. Yung 15 na score, mataas na yan. Hindi naman sobrang kataasan, pero ibig ko sabihin, medyo mahirap kunin yung score na 15 kung hindi ka biasa mag-chess. So, tiniritin niya yung aking bishop and pawn, kinain ko. So, nag-expect ako rito na kainin ng kanyang horse. Hindi, nag-sacrifice yung bishop niya, kinain yung pawn ko. Bakit kaya? Nag-exhibition siya rito. So, alam ko, ang sunod, chinek niya ng horse, ang sunod niya, check niya ako ng queen. Pero, para ma-check niya ako ng queen, gusto ko yun, i-atras ko lang. Yan, in-atras ko. Bakit? Kasi kapag chinik niya ako ng queen, mag-queen to queen ako dahil lamang na ako. Yun ang mentality ko lagi pag naglaro. Ayan. So, mag-queen to queen na kami dahil lamang na ako.
ang option niya rito magkwento-queen, pero lugi siya. Most likely hindi siya makipagkwento-queen sa akin. Hindi siya makipagsabayan. So ilalagay niya 'yon, nilagay niya sa gilid doon sa kuhan. So gusto ko maalis yung kanyang horse diyan. O na-treatin ko siya ng aking pun. Malamang i-atlas niya talaga 'to, yung kanyang horse. Wala ibang mapaglagyan, nag-iisa na 'yan diyan. Dulo. Ngayon, pinatalon ko na yung horse para yung aking queen mai-move ko lapit sa rook. No? Yun ang the best place ng queen dyan mamaya. Hindi ko naalisin yung aking rook dyan. Magkatabi lang muna sila. Yun ang pinaka-the best na move. Yan. So, nagawa ko na yung aking gusto, guys. At ang sunod ko siguro rito, yung horse ko na isa. Yun, pinatalon niya yung kanyang horse. Wala namang problema. Yun, pinatalon ko rin yung aking horse. Kasi gusto ko pang tumalon yan doon sa malak ko yung pun na yan na hindi na makapurward. Diyan lang siya. Kasi ang katabi niyang pun na itim ko ay pamblock ko mamaya yan. Kaya diyan lang muna nakatakip. So, hindi ko minamadali. So nag-move siya ng kanyang horse kanina. Nag-move din ako ng horse ko. Pinoteksyonan niya siguro yung pun niya na wala namang threat. Ngayon, tinitreat niya yung aking bishop, hindi ko pwedeng ibigay yan, i-cambio yan sa horse niya. Kasi magandang positioning ng aking bishop eh. So, inatras ko lang, tinago ko. Napaka-safety. Ngayon, ang horse ko naman tinitreat niya. At wala, unang problem, ibigay ko yung horse. Pwede kong kainin, may pawn naman ako to support. So, minob ko yung bishop. Alam ko, kakainin niya yung pun ko na malapit yan, kinain niya na, binigay ko na lang yan kasi pain yan sa kanya, yan hindi na siya makalabas dyan yung pun ko, kinain niya, yung horse niya na yan makakain ko. So kung saan niya italon yan, wala siyang option, makakain ko talaga kundi kumain na lang siya ng pun. So dalawang pun ko, isang horse niya ang nawala. So yun yung nakuhaan ko siya doon, hindi siya nag-isip doon. So ngayon hindi niya kinakain yung isang horse ko na kanyang bishop. Ayun, umalis na yung kanyang king doon. Kasi alam niya, baka mamaya mablop siya eh. Inatras ko na yung aking bishop kasi wala na siyang silbi doon. Wala naman threat yung aking pawn doon. Inatras ko at the same time, aking rook, pwedeng kumain ng kanyang pawn sa dulo. So, dalawa ang purpose ng aking pagka-atras. Ayun, nakita niya, pinuruwad niya yung kanyang pun sa harap. At ang ginawa ko, pinuruwad ko na rin yung aking pun para magpun-to-pun kami dahil hadlang sa akin yung pun-to-pun na yan eh. Ayan, kinain niya yung aking pun, kinain ko ng bishop yung kanyang pun, which is maganda ang pwesto ng aking bishop dyan. Ayun, tinirete niya at wala akong ibang mapaglagyan. Sige, dyan ka, atras lang kita. Hindi pwedeng mag-abanti, kundi atras lang talaga ang positioning ko dyan sa aking pawn na puti. Ayan, kaya inatras ko. At ang aking horse ay walang problema kasi may bishop and queen ako nakasuporta. Ayan, gusto niya ng kainin ata yung aking pawn. So nilagyan niya ng rook. Nilagyan ko rin ng rook to support. At ang problema ko rito, yung aking bishop, kapag inalis ko yung queen, ang aking horse ay walang support. So mamaya i-atras ko lang siguro yan. Oh yun, inatras niya guys yung kanyang bishop. Akala niya siguro alisin ko na yung horse. Nagkamali ka, hindi ko gagawin yun, nakita ko yan. So ginawa ko, inatras ko yung aking bishop para masuportaan ang aking rook kung sakali. Pero tinakpan niya na kaagad ng pun. Kaya natreatin yung aking horse. Ayan, binaba ko yung aking horse para mag-horse to horse kami. Kung gustuhin niya. At yun ang the best way kasi mawala na yung horse niya. Kasi ang horse kasi kuminsan guys ay sakit sa ulo yan. Nag-double threat yung horse. Madali siya magka-double threat. So, tingin ko mag-horse to horse niya sa rito at mawalan siya ng horse. Ako, mayroon pang isang natira. At kapag kinain niya yan, guys, i-move niya lang itong pawn niya forward, matiritritin yung aking horse at saka bishop. Pero okay lang yan. Hindi niya magawa yung guys. Kasi bakit?
yung aking bishop eh, pag inopen niya yung pawn, makakain ko yung queen niya. So, ginawa ko rito ay horse na lang aking ikain instead of queen. Kasi ang queen ko ay nagsusupport doon sa aking pawn eh. So, dalawa sila nagsupport ng rook ko, yun. Horse ang kinain ko. So, ano kaya ang sunod na move niya rito? Kasi sa tingin ko, rook. Kasi hindi niya ma-move yung kanyang pawn eh. Minove niya yung kanyang queen. Para pag minove forward niya yung pawn, ay hindi ko makain ng bishop. So, kailangan ko lang ilalak yan. So, tinuritin pa niya ng bishop ko. Bishop yung aking queen. So, wala akong panakip, kundi ilock ko yung kanyang pawn para hindi makamove forward. So, yun yung the best na kalalagyan ng aking queen. Then, ayun, tinarget niya na yung aking rook. So, at the same time, makakain niya yung pawn. Ang option ko niyan, guys, ilagay ko lang, itapat ko lang sa kwan eh, sa bishop eh. Hindi niya makain yung aking pawn. Kaso ang bishop ko naman mawala. So, nilagay ko na, align ko na sa aking queen, yung aking rook. Para hindi niya makain yung bishop. Pero ang pawn, sige, bigay ko lang sa iyo ang pawn. Kasi, hindi ko naman kailangan na yan. So, mamaya ang pawn ko naman na lang sa harap ang proteksyonan ko. Kasi, natitreatin, may bishop doon sa dulo. Tapos yung kanyang queen, palapit na palapit na. Mamaya, mamati ako pag hindi ko pinroteksyonan yan. So, matagal siya mag-move, guys. Antayin natin kung ano yung move niya. Pero malamang kainin niya yung pawn. Kinain na nga niya. So, pagkakain niya ay pinatalon ko na yung aking, kinain ko rin yung pawn niya, ang horse ko. So, hindi makain ng kanyang bishop, ng kanyang rook, kasi may bishop ako at queen na to support. Hindi niya rin mamove forward yung kanyang pawn na malapit sa kanyang king, kasi kakainin, machi-check ko siya. Kainin ko ng queen ko yung pawn niya. So, nilagay niya na dito para matreatin yung aking pawn na sa harap ng aking king. Binaba niya, tinapat niya sa bishop ko, itinaas ko naman yung aking rook. Yan, pang blunder yan, guys. Mamaya, yung rook ko na yan. Kaya pag ganyan, dapat alisin niya na yung queen niya dyan. Kasi mamaya, makalimutan niya. Mawala yung kanyang queen. Ngayon, sinusuportaan niya itong pawn niya sa gilid. Kaya nilagay niya yung kanyang rook dyan sa one, sa tapat ng pawn. Kasi may balak siguro ito na i-forward yung isang pawn. Hindi niya rin magawa, matatakpan yun, makakain ko, matcha-check ko. Pero inalis ko na yung queen. Kasi gusto kong mamobilize yung queen ko. At nagpaplano ko, yung pawn niya doon, kailan protection niya yan. Kasi na may horse ako at queen, makakain ko, mamamati siya. So, diyan ko nilagay at alam ko na sa isip niya yan. So, ang ginawa niya, naglagay siya ng rook doon sa pawn para maproteksyonan niya. So, minob ko na yung pawn ko, guys, na ma-blunder siya. Kaso nakita niya yun siguro, luwag kuhan-kuhan niya, laki-laki niyan. So, wala naman akong nakuha dahil wala matreatin yung aking pag-move ng pawn. So, nilagay niya doon, ay tinreatin ko siya ng bishop ko. At at the same time, support ko sa tawag dito sa aking horse. Laking mali yung guys ang ginawa ko. Kasi kakainin niya ng queen ang kanyang aking horse. Tapos kainin ko rin ng bishop. Yun, mawawala dalawang posisyon. Pero hindi niya yung pinili, guys. Mas pinili niya umatras. Kaya pag atras niya, pinatalon ko na yung aking horse. At maganda ang pisto ng aking horse para mawala yung kanyang rook doon. Hindi niya pwedeng kainin ng kanyang queen kasi may pawn akong nakasupport. So, imumove niya yung kanyang rook. Normally, ito na yung pagkakataon. Ititreatin ko yung kanyang queen. Ayan. So, aalisin niya yung kanyang queen dyan. At para lumayo-layo siya. At hindi siya makasupport mamaya kasi magkuhan ako dyan. Mag-rook to rook ako mamaya bandang pag nawala yan dyan. So, kailan maalis niya yung kanyang queen sa gilid.
Ayun, nagkamali na siya guys dito. Natataranta na siya. Nasa perimeter ng aking horse yung kanyang queen. Kinain ko. Tapos kinain din ng bishop niya. Ayun, minob ko na. Nakahanda na ako mag-queen to queen dyan. So tatlong pisa ng officers niya. Ako, apat, lima. So nag-move na ako. Abanti ko na yung pawn ko. Kailangan bago umalis yung aking queen dyan, masuportaan ng pawn ko ang aking bishop. Kasi magandang pwesto ng aking bishop guys, hindi paralyzed na yung kanyang pawn doon. Ayun, so nalock ko na yan guys. At alam ko umabanti siya ng umabanti, pero hanggang dyan lang yan yung kanyang pawn. Binaba ko muna, kasi ang plano ko imumove ko yung pawn ko sa taas para makalapit-lapit na siya doon sa dulo at ma-awardan tayo ng another pisang maganda. So ayun, tinakpan niya guys para hindi ko ma-move yung aking pun. So ang ginawa ko, nilock ko rin muna yung aking kanyang pun dito. Yan. Hinayaan ko na lang siya mag-move doon kasi mapaganda sa akin pag nag-move siya. Yung kanyang pun, i-forward niya, mapaganda sa akin yun. At bala ko rito yung aking bishop, i-treat ko yung kanyang rook. Ayan, para mag-open, mag-rook to rook kami. Yan. Hindi niya nakita yon, nag-move siya ng pun para i-support yung kanyang pun sa unahan. Minob ko yung aking queen. Ang magandang move niya rito, yung kanyang bishop, yan, ilagay niya dyan. Kasi kung hindi niya itakip yan guys, mamamati ko siya sa dulo. So inatras ko muna para mag-bishop to bishop na. Yan ang option ko eh, ayaw niya. So ilock ko na lang itong isang pun niya para dyan na lang siya parati. Yan. Hindi ka na maka... kilos pa dyan, di ka na makalapit pa. So, yan, nilagay niya yung kanyang pun dyan. At ako naman, inalis ko na, itriritin ko na yung kanyang rock, yung aking plano kanina. So, ang option niya rito guys ay talagang hindi pwedeng umatras, punta sa gilid, hindi. Talagang mag-rook-to-rook kami. So, elimination naman yung aking gagamitin dito. Kainin niya yung rock ko. Otherwise, ibibigay niya yung rock niya na hindi siya masaya. So yun, kinain niya, magrukturo kami, iniwas niya guys, ayaw niya. Siyempre ilalak ko yung pun kasi sinusuportaan na ng kanyang rook. Ngayon nilagay niya yung yan, nabablander ko na siya rito guys. Yung bishop ko tsaka yung queen ko nakatutok dun sa pun. No, dapat paano niya ito maproteksyonan, hindi niya malagyan ng rook kasi makakain ng rook. So, yun. Surrender na siya rito, guys, kung ako sa kanya. Wala na siyang kwan dito. Wala na siyang pag-asa rito. Nakamali pa siya ng lagay. Yan, kinain ko. Namati siya. Yun yung pangalawang games ko, guys. Nadagdagan ako ng 8 points. So, yun, guys. Kung may mga comments kayo, pwede nyo rin i-comment sa ilalim yung inyong gustong sabihin sa aking laro. Kung ano doon ang mali. Although maraming mali, no? Pero at least nanalo ako, nadagdagan yung aking score. Maraming salamat sa aking mga subscribers at mga patuloy pang nagsasubscribe. No? Araw-araw ay nadadagdagan ako ng subscriber kahit na isa o dalawa. So, in the meantime guys, paalam na muna si Kuya Latigo. Bye-bye! Well, shout out everyone! We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, guys. Thank you.